si Garcia against Barbie Imperial. Kung matatandaan nyo, ay nagkaroon nga ng tila hindi magandang engkwento sila Barbie Imperial at itong si Devi Garcia sa isang bar o ito ay sa Tipsy Pig noong October 2022. Kung saan nag-ugat ang nasabing pagkakagulo o engkwentro nila Barbie at nitong si Debbie dahil sa di manoy pang-iinis nitong si Debbie. Nagkataon na nandoon din sa bar itong si Barbie Imperial at ang nasabi nga pong engkwentrong iyon ay dahil sa dalawang exes nga daw o ex-boyfriend itong si Barbie Imperial ay tila naging ex or naging boyfriend din nitong si Debbie Garcia. Isang bagay na hindi nagugustuhan ni Barbie. Kaya naman nang magkita sila sa nasabing bar na iyon ay nagkaroon nga ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Bagay na hindi nga nagustuhan ni Debbie kaya naman sinampahan niya ng tatlong kaso itong si Barbie Imperial. At isa nga doon ay ang slight physical injury. So sa naging update ni OG Diaz, umabot ng isang taon, halos isang taon, ang nasabi nga pong kaso na naisang papala sa korte. Kaya naman, ito ay nagkaroon na ng desisyon noong May 9. Ang tanong, guilty ba itong si Barbie Imperial? Siya ba ay makukulong? YouTube channel, crimes, the alleged defamatory remarks and other acts intended or calculated to cast dishonor, discredit, or contempt upon the complainant that would constitute the crimes of grade oral, defamation, and slander. By deed are not evident in the CCTV footages attached to the complaint. There seems to be no further verbal confrontation that transpired after the more or less 2-second commotion between the parties at the crime or at the time of the incident. What is evident from the CCTV footages is that the parties were immediately pulled away from each other after a brief commotion and nothing caused thereafter. Respondent was not even seen making a remark towards the complainant based on the CCTV footages and there was no recording that respondent was grabbing and pulling the complainant's hair, scratching her chest, neck and arm, and kicking her leg. Wherefore, in view of the foregoing, the undersigned finds that the charge against the respondent Barbie Imperial E. Consina alias Barbie Imperial for slight physical injuries under paragraph 1 article 266 of the revised penal code grave oral defamation under article 358 of the revised penal code and grave slander by deed be dismissed due to insufficient of evidence. Quezon City, Philippines, May 9, 2023. Na-dismiss ang nasabing kaso. Dito naman, ibahagi natin ang naging komento ng mga netizen at inalaman kong basahin sabi ng mga anonymous commentator, parang OA naman kasi nung mga sugat niya based sa CCTV footage. Sobrang bilis lang ng encounter, ano yun, self-inflicted. Ang isa ay sinabing kung inabangan na lang siya or inabangan na lang niya sa CR, nakaganti pa siya, char. Mga gulo na sinasalihan ng mga batang to, ito yung nag-dirty finger si girl sa bar. Issue ng lalaki ba to, Barbie? Si naman ang isa, in fairness, wala ngang nakuhang ganong footage kung sanay may nakapag-video sa mga kasama niya. Maski walang ebidensya, alam ng mga tao ang true legend na attitude nung isa, no? Matagal nang alam, girl. Ikaw na lang ang nahuhuli sa balita. PS, dahil sa incident, nalaman ng tao na negatron din si Dahu Girl Imaw. Si naman ang isa, sabihin na nating na-dismiss pero hindi rin natin masabi na walang kasalanan si Barbie. Pero parang may CCTV yun, di ba? Yes, pero yung encounter nila ang bilis lang pero yung mga kalmot ang dami. If basihan ng CCTV, malabo yung mga injuries niya sa encounter nilang dalawa. Well, abogado ang jowa ni Manika, hindi ba? Si nang isa. Ang isa naman ay sinabing Viva will probably not get Barbie for projects. Not in the near future. Nung naganap yung incident sa bar, nag-issue sila ng statement in support of Debbie. Also star magic talent si Barbie pero matagal na siyang walang project sa ABS. Meron siyang films na nagawa pero outside studios. Kahit supporting role sa teleserye ng ABS, hindi siya nag-cast recently.
Wonder kung nasa informal block si Barbie, maybe because of her behavior issues. Say naman ng isa, common assault yan. Hina naman ni justice system sa Pinas. Kahit walang ebidensya, if plaintiff was threatened or intimidated, my case yan. Abogado ba naman ang jowa ng isa, pero hindi natin madi-deny na toxic talaga siya. Well, marami nga ang tila nalungkot dahil na-dismiss ang kaso at naniniwala sila na kahit na walang CCTV for sure, ay may naganap talagang inkwentro between Devi and Barbie Imperial at alam nila kung anong attitude meron si Barbie. Yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap.